Tumaba sa pagdinig ng kamera na may ilang jeep na sinita at na-impound na kahit na extended ang consolidation deadline sa Abril. Nanindigan din ang piston at manibela na hindi pa rin sila bubuo ng kooperatiba. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard De La Peña. Sa ikatlong pagkakataon, nagharap-harap sa pagdinig ng House Committee on Transportation ang mga kinatawan ng Department of Transportation, Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board at iba't ibang grupo ng jeepney operator at driver. Bagamat na-extend hanggang April 30 ang consolidation deadline o ang pagbuo sa kooperatiba at korporasyon para sa PUV modernization, sinabi ng piston na may ilang tsuper ng sinita ang Land Transportation Office at hinihinga ng pruweba ng Provisional Authority para makapag-operate. Kahapon ay kasama po ako ng isang membro namin. Sinita siya ng LTO, ng LTO-NCR, at hinahanapan siya ng extension ng PA, at hinahanapan din siya ng rehistro ng kanyang public ng kanyang jeepney. Ang nung nag-aanohan na sila, ang sabi natin ay hindi ba kayo na-orient na merong extension ng 3 buwan yung PA. 10 jeep din daw ng manibela ang naka-impound dahil hinahanapan ng dokumento sa consolidation. At sabi po nila kolorum na. E di po ba, Mr. Chair, hanggang January 31 hanggang until today and then may extension pang 3 months, baka po hindi po nabibigyan ng tamang briefing kaya ang ating mga law enforcement agencies. Sabi naman ng LTO, wala silang order na manghuli ng mga PUV driver na hindi nag-consolidate dahil nga extended ang deadline. Iimbestigahan daw nila ang report ng piston at manibela. If there has been any anomalies in this apprehension, kami hong we would sanction the proper enforcers on this. Kung yun po ang naging dahilan po ng apprehension. Nangako naman ng LTFRB na tatanggapin ang aplikasyon ng prangkisa ng mga operator kahit hindi pa sila consolidated. Ang ilang mambabatas, iba ang hinihiling, imbes na extension. Kung totoong sinabi niyo sa Pangulo na may problema, ang hinihingi ng taong bayan ay extension na reviewin yung programang modernization, hindi extension ng consolidation. Tanong din ng komite, bakit hindi nilang i-consolidate ang operasyon kesa ang pag-aari ng mga sasakyan? Pag-aaralan daw yan ayon sa LTFRB. Yung consolidation doon sa programa, pwede namang hindi consolidation ng franchises ang ibig sabihin. Para magkaroon ng management ng isang grupo ng mga drivers at saka operator sa isang rota. Sa kabila naman ng extension, nanindigan ng manibela na hindi sila sasali sa consolidation ng mga PUV. Marami pang tanong ang hindi nasagot patungkol sa PUV Modernization Program. Kaya naman hindi pa dito nagtatapos ang mga hearing kaugnay ng programa. Kaya naman sa susunod na hearing sa susunod na linggo, gusto ng mga mambabatas na mismo si Transportation Secretary Jaime Bautista na ang humarap sa kanila. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard De La Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.